Long-term plans para sa mga kababayan nating nasa Mayon Permanent Danger Zone at patuloy nilang paghanda sa El Niño. Yan ang ating pag-uusapan kasama si USEC Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. USEC, magandang araw po. USEC, wala po kayong audio. Pakicheck po. Magandang umaga po. Ayan na. Okay. USEC, good morning. Kumusta ang paghanda ng OCD, Office of Civil Defense, tungkol sa long-term response action sa mga kababayan natin nasa permanent danger zone dyan po sa Mount Mayon? Ganun po. Sa ngayon po kasi nasa level 3 pa po ang sitwasyon natin. Sa ngayon sa PBOLS, kailangan handa po kami sa minimum of a scenario na at least 90 days. Ang maganda naman po, naka-preposition naman po ng lahat ng gagawin natin pag-alalay dun sa ating mga kababayan. Ang maaaring challenging lang po, from level 3, pag ginawa po yan level 4 hanggang level 5 ng PBOLS, halos madodoble po yung ating mga aalalayan dun sa 22 evacuation centers. Madadagdagan sila. Dahil sa ngayon po, meron tayong 5,492 families na nasa evacuation centers na. Sa level 3 po yan. Kaya naman po natin yan, handa po tayo dyan. Ang mas malaking dilema lang po, pag nag-level 4 nga at sinabayan po ito ng ulan na sana'y huwag mangyari, yun yung medyo challenging po. Mula po sa inyong huling pulong, ano ang magiging strategies ng civil defense sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon? Naayon po sa FIVOX ay tatagal ng ilang buwan? Ang paghahanda po namin, nasa 90 days at tinitingnan natin. Kung matapos ng mas maaga, mabuti po yun. Pero dapat handa po ang pamahalaan, national government and local government, dapat ready po tayo sa minimum of 90 days. Dahil yan po ay base sa karanasan po noong 2014 and 2018 na kung saan naging 90 days yung nangyari, nagtagal po sa level 3, pumitik pa ng level 4 yung sitwasyon doon. Kaya dapat ready po yun. So number one, yung coordination po ng national government, meaning yung agencies like DSWD, DILG, kami po sa Office of Civil Defense, continuous po ang malakas na koordinasyon namin. Yan po ang utos ni Pangulong Marcos. At pangalawa naman po, sa local government units, sila po ang nasa front line natin, diretso po ang aming usapan. Kagaya po nung nandun po kami last week, ang una nilang hiniling, siguraduhin namin na matulungan sila dun sa supply po ng tubig. Yan ang lagi nilang in-anticipate, tubig at yung hygiene kits. At bilin din po ni Presidente na siguraduhin yung mga bata na naapektuhan ay magtuloy-tuloy sana yung pag-aaral. Nagkaroon po kami ng inspection last week. Maganda naman. May mga specific areas doon sa evacuation centers para doon sa mga bata na kailangan tuloy-tuloy yung pag-aaral nila. Kasi sila po yung vulnerable doon sa mental issues, mental health issues. Kung madadagdagan pa ang mga ililikas, saan natin sila dadalhin, sir? At may mga nakahanda ba tayo mga evacuation sites? Nakahanda naman po. Sa ngayon, 22 hanggang 26 na evacuation centers na po yung ginagamit natin. Capable pa po yan na magdagdag ng mga karagdagang mga lilikas. Again, dodoble po halos yan from level 3 to level 4. Pag nangyari yun, halos dodoble. Kaya naman po yun. Pagdating naman mo sa provisions, yung mga assistance na ibibigay, pag-alalay sa kanila, naka-preposition po ang pamahalaan ng mahigit 1.3 billion worth of pag-assistance sa kanila. Ito po yung mga pagkain, yung mga hygiene kits, at mga iba po nilang pangangailangan, lalo't-lalo ng tubig. Nagpadala na po tayo doon ng mga water filtration systems mula po sa amin sa OCD. Pati po ang MMDA tumutulong. At ang uniform services, ang armed forces, nagpadala na rin po ng mga filtration systems. Ano po ang magiging structural plan ng pamahalaan sa posibleng relokasyon ng mga residente na nasa permanent danger zone? Nga po, sa ngayon po, napag-uusapan pa lang po ito. Tanggapin na natin na talagang napaka-delikado po para sa mga kababayan natin yung po mga naninirahan sa permanent danger zone na sa ngayon, 6 kilometers yan. Tinitingnan na natin yung posibilidad na baka maaari na silang ilikas. Kasi meron naman po talaga na
pagbabawal na po dyan dahil yan ay dineklara na na bawal ang mga maninirahan dyan. Ngayon yung mga nagsasaka naman dyan, titignan po natin ano po pwedeng remedyo doon dahil problema rin po yan. Kaya nauunawaan po natin, talagang mahirap ang sitwasyon mga kababayan natin doon. Kailangan nila maghanap buhay. At marami naman po dyan talaga nakatira na dyan sa area bago pa man nagkaroon ng patakaran na bawal sila sa 6 kilometer permanent danger zone. Kaya ito ay dapat pag-usapang maigi. Subalit kung tatanungin niyo po kami, dapat mas permanente talaga na yung paninirahan dyan ay huwag nang mangyari kasi talaga namimiligro din po ang buhay nila. Naintindihan natin, hindi ganun kadali ang paglikas. Pero dapat i-consider na po yan. May sapat bang pondo para sa 90 araw, 90-day plan ng pamahalaan? Opo, sapat naman po. Ang ginawa ko na yung paghahanda, sinasimulate po yan. Ibig sabihin, yung mga iba't ibang posibilidad o scenarios, nadadami po yung dapat ilikas from level 3, level 4 hanggang 5. Nakahanda po tayo. Sa ngayon, naka-preposition po worth 1.3 billion pesos worth ng pag-alalay sa ating mga kababayan. Handa po tayong immobilize po lahat ng resources, assets, kung yan po ay tatagal ng 90 days. Again, ang magiging challenging lang pag sumabay po, na sana naman ay huwag mangyari, pag sumabay po yung malalakas na ulan dahil medyo mahirap po mag-mobilize pag may kakambal na malalakas na pag-ulan at pagbaha sa area. Alright. Sa ibang usapin, Yusek, kumusta ang paghanda ng OCD dito naman sa banta ng El Nino? Ganun po. Magkakaroon po ulit kami ng meeting. Ang utos po ni Presidente Bongbong, dapat po magkaroon ng short-term, medium-term at long-term plans ang lahat ng ahensya na involved po dito sa paghahanda sa El Nino. Halimbawa po ang NIA, ang National Irrigation Administration, DPWH, kami po, OCD, at ang iba pang ahensya, ilalatag po yan. Magkakaroon po ng meeting dapat ngayong linggo, pero baka ma-postpone lang po ng isa pang linggo para pagbigyan po namin muna ng briefing na tama ang bago po namin kalihim si Secretary Teodoro. Although dati naman po kalihim na ng DND si Secretary Teodoro, bibigyan lang po namin siya ng sapat na briefing para bigyan namin kung meron siyang karagdagang utos na ipapagawa niya po sa amin. How about yung magiging national action plan ng pamahalaan dito naman sa epekto ng El Nino pagdating sa pagkain, pagdating sa kalusugan at tubig, Yusek? Ganun po. Unahin po natin tubig kasi ang El Nino, ano yan eh, ang akala ng tao, karamihan, ay kakulangan lang po ng ulan. Kaya nagkakaroon ng tagtuyot at mas mataas na pag-init ng panahon. Ang kailangan maunawaan po natin, ang El Nino, kombinasyon po yan ng kulang ang ulan, pero pag naman nagkaroon ng ulan, sobrang lakas naman po ng bagyo. So, for the long-term solution, dapat tingnan na natin yung mga engineering solutions na kung saan maaari nating ma-harvest o mapakinabangan yung mga dami ng ulan na bubuhos, kung paano naman yan ay magamit para sa irigasyon, para din ho sa enerhiya kung kinakailangan. Long-term engineering solutions, kailangan. Tingnan na natin yan. Sabi mo nang sangayon po sa NIA, meron silang mahigit na 400 projects para po dito. Kaya lang, kailangan, prioridad po natin. Alin ho dun yung immediately mapapakinabangan natin para mabukasan po yung masamang epekto ng El Nino na inaasahan ho natin sa last quarter of this year, meaning October to December, or early next year, January to March, ay maaaring lumala po yung tag-init. Again, pag naman nagkaroon ng bagyo, sobrang lakas naman ng bagyo. Kailangan po talaga ng engineering interventions for long-term solutions. Opo. Ano ang iba pang paghanda na ginagawa po ng OCD dito sa pag-alboroto ng Bulkang Taal, pati na ang Mount Canlaon, at iba pang kalamidad na maaaring pumasok po sa Pilipinas? Ngayon po, lalong-lalo na po ang DSWD, sila po ang may primary function doon pa sa Gresponde. Pinagbubuti po nila ang logistical operations nila, meaning yung pong warehousing, yung pag-mobilize pag kinakailangan ng tracking, at yung tuloy-tuloy na huwag magkakapusin po yung pag-alalay na
kinakailangan gawin natin para sa ating mga kababayan. Pagkain, again, yung hygiene kits, napaka-importante. Hygiene kits, ibig sabihin yung alcohol nila, sabon, yung gamit ng mga kababaihan. Kailangan po ready ho lagi yan. At again, bilin nga po ng ating Pangulo, yung mental health ng mga bata, tinitingnan na rin natin yan. Sa pag-ikot ho namin last week, nakita naman namin na may mga voluntaryong mga guro na nagtuturo po doon sa mga bata na nandun sa mga evacuation centers. At hindi po sila dapat mahuli doon sa kanilang pag-aaral, kundi lalala po yung ating problema. Yung trauma po sa bata, iniiwasan po natin yun. Mga kababayan, Yusek? Apo. Message po, message, mensahe para po sa ating mga tagapakinig at nanonood po sa mga oras na ito. Hinggit po sa pag-alboroto po ng Bulkang Mayon at sana'y huwag sumabay po yung Taal, ginagawa po ng pamahalaan ang ating makakaya upang maalalayan ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa evacuation centers. At sa El Nino naman ho, makakaasa po kayo, dire-diretso po ang aming koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang paghandaan at bigyan ho ng pangmahabang solusyon, pangmatagalang solusyon ang ating problema. Dahil taon-taon naman po nangyayari po ang malalakas na bagyo at madalas rin po meron tayong El Nino. Sa Mayo naman, every 3 to 5 years ay nag-aalboroto po yan. Inilalatag na po namin ang long-term engineering solutions para ho mas maganda ang ating pagtugon sa ating natural na problema, halos madalas na problema bansa. Maraming salamat sa inyong oras, Yusek Ariel Nepomuceno, ang Administrator ng Office of Civil Defense. Thank you, Bishop. Thank you.